Nice day ngayong araw. Maaga tayo gumising ngayong araw dahil may pupuntahan tayo. Good morning sa inyo mga kap. Ngayong araw ay may project tayong gagawin. May service tayo ngayong araw pero hindi muna tayo magtatato. Let's go! Nandito na pala tayo ngayon sa bahay ng aking mahal na magulang. Sisilbihan ko muna siya ngayong araw kasi napakainit ng panahon. Kaya ngayong araw ay gagawa tayo ng kisame. First time talaga natin gumawa ng gantong kisame. Natitignan natin kung ano yung kakalabasan nito. Grabe kasi yung panahon ngayon napakainit. Minsan pag pumapasyal ako dito sa bahay nila mama, napakainit. Sinabihan ko siya na ma, gawin natin yung kisame mo, ako na lang gagawa. Tirano ako dyan ma. Ay tindi, naman talaga tayo magaling dito. Tatatry natin to, sana maging okay yung kakalabasan. Sama ko rin pala yung kuya ko dyan. Paggawa namin, hirap din kasi pag walang taga-abot, walang taga-suyo, o kaya taga-tulong. Bali ako yung nagkakabit, yan na lang yung pinagpuputol ko para mas mabilis namin matapos. Kasi ako naman yung may idea na gumawa nito, kaya ako na lang din yung presinta na gumawa. Sinakto ko nga rin yung pagpunta ko dito sa bahay nila mama, a day of kuya para matulungan niya rin ako. Hindi lang din ako yung mag-isa nagagawa. Kakaumpisa pa nga lang namin, konti pa lang nagagawa namin, break time na kagad. Kain muna tayo mga kap, mahirap magpagutom pag nagtatrabaho. Mainam ng kumain bago magtrabaho para busog na yung ating sikmura at wala na tayong iisipin. Break na ulit tayo sa pagtatrabaho. Kung mapapansin nyo, naka-facial tayo dyan, tapos na yung pandemya pero meron pa tayo. Dito sa tindahan nila mama, may iniwan yung pinsan ko na official, hindi naman nabenta nung pandemya kaya meron pa mga natira. Kaya ito na rin yung ginamit ko para maiwasan matalsikan yung mga mata natin. Mahirap pa naman mawalan ng mata. Mali, hindi mawalan. Mahirap pag nabulog yung mata natin. Hindi na natin makikita yung mga mahal natin sa buhay o kaya mga kaligasan ng mga magaganda. Kaya tamang barayan na tayo ngayon. Para sa mga gumagawa talaga ng kisa, may pasensya na kung ganito yung ginawa ko. Hindi ko na ginawa yung pinakatamang procedure. Importante kasi matapalan ko lang to. Hindi naman ganun kalaki yung tatapalan natin. Saka lalagyan lang natin ng tibay sa taas. Tapos na natin ikabit tong lahat. Sa mga nanonood, hindi po talaga ito yung pinakatamang paggawa ng kisa. Pero ito rin yung pwede mong gawin. Lalo na kung hindi naman ganun kalaki yung paglalagyan mo ng kisa. Totoosin kasi hindi naman talaga nagdudugtong yan o kinakat o pinagdidikit yan. May ginagamit talaga o binibili talaga na para lang gupitin. At pagdudugtong-dugtongin mo lang sila. Parang ikiklip mo lang sila. Wala ka nang ikakat. Yun talaga yung pinakamatibay. Kasi wala kang ikakat sa gilid. Diretso lang siya. Ayun na ngayon natapos natin. Lalagay na lang natin siya ng tibay mamaya sa taas. Ayun muna tayo ulit bago natin iklip sa taas. Pagkatapos natin kumain, muni-muni muna tayo. Tapos naisipan na lang natin na bukas na lang natin to gawin. Kasi nga baka hindi na mainita si mama. Mamiss niya. Sige, uwi muna tayo. Bukas na lang tayo bumalik. Good morning. Nice day ngayong araw. Pupunta na tayo lila mama. Pupunta muna tayo dito sa hardware para bumili ng mga kailangan natin gamitin. At pagdating natin ila mama, nag-umpisa na nga kagad tayo. Nilagyan na natin ng tibay sa taas. Ito rin kasi magdadagdag ng tibay sa taas. Pag nilagyan na natin ito lahat, lahat yan titibay na. Ang totoo, okay naman din yung ginawa natin. Hindi naman nakalaylay yan. Pero mas mainam na lagyan ng ganito para mas lalong tumibay. Kasi malalaman mo naman kung hindi matibay yung gawa mo, lulundo talaga yan lahat. Wala lawlaw o halos pabagsak na. Pero kahit matibay naman yung pagkakagawa natin, nilagyan pa natin ng sobrang tibay para iwasan na malaglag pa o lumawlaw yung kisame nila. Kaya dinagdagan na natin ng tibay. Pero ganito naman talaga ginagawa pag sa kisame. Nilalagyan talaga ng tibay sa taas. Lalo na pag ito yung ginagamit, hindi yung kahoy. Dati kasi kung kahoy yung ginagamit, okay lang kahit hindi mo lagyan ng tibay sa taas kasi normal na matibay na talaga yung kahoy. Pero okay pag ganito yung ginagawa, hindi na siya mahirap gawin. Kasi halos hindi ka nagagamit ng puwersa. Halos lahat yan gagamitan mo lang ng barena. Kaya na kinakapapa nga natin kung matibay talaga. Halos wala na rin naman siyang uga. Halos magkakadikit naman din yung nilagay natin sa taas na pampatibay. Katapos pala natin maglagay ng tibay, wiring naman tayo. Pakainit, napakadilim, pinatay muna natin yung pinaka-switch para maiwasan yung kuryente. Dumaloy sa buong katawan natin, mahirap na. Wiring naman, medyo may alam din tayo dito. Kaya hindi rin tayo masyadong takot. Ano, cheese tayo. Kaya natin ito matutunan kasi lalaki tayo. Pero hindi naman purkit lalaki, kaya ang gawin yan. Mga tao din talagang takot sa mga wiring, sa mga kuryente. Nakakatakot naman kasi talaga yan, lalo na pag wala ka rin alam. Magdadagdag lang pala tayo ng isang ilaw dito sa bandang kusina. Sayang din kasi yung switch dito na isa na hindi naman ginagamit. Kaya gagamitin na rin natin ngayon. Lalagay tayo ng dalawang ilaw sa ginawa nating kisame. Tinitignan pa nga natin kung may power yung pagkukuha na natin ng kuryente. Kasi may nakaabang na rin na wire. Baka ito talaga yung pinaka switch para dito sa kabila. Yung wire na yan. Ay kakabit lang din natin. Okay na pala, nakabit na natin. Marienda muna tayo. Ay na pala yung nagawa natin. May ilaw dyan. Dun yung kabila yung nilagyan natin kanina. Bali dito sa bandang harap, saka dun sa kabila natin lalagyan ng ilaw. Umpisahan na nga din natin, lagyan ng plywood. Kaya ayusin na lang natin to. Lilinisan natin, masyado nang madumi. Ito yung gagamitin natin sa kabilang ilaw na ginawa natin. Ayun na nga, nalagyan na natin ng plywood sa harap. Dun na lang sa gilid yung wala. Ilaw na rin dyan sa harap. Dito na lang sa kabilang dulo. Dyan yung ginawa natin ng ilaw. Nakaabang na yan, ilaw na lang yung kulang. Ayun na nga, tinapos na natin lahat. Tapos na yung mission natin dito, nagawa na natin ng kisame si mama. Bye-bye!